Isa pa pagpangayon na po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal ni Carbonel, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, bayaan po ninyo na umpisan po natin itong ating episode of Kita ngayong gabi sa pamamagitan po ng aking pagbati doon po sa mga miyembro ng Quad Committee at sa Senado kay Senator Risa Hontiveros, kay Senator Joel Villanueva at pati na rin kay Senator Sherwin Gatsalian. Ipinakita po nila na kaya pala ng Pilipino may kakayanan ng Kongreso na manindigan para po sa bansa. Ang atin lamang po pinagtataka ay bakit ngayon ang kasagutan po dyan ay sapagkat wala na po yung number one terror ng ating pong bansa na ang pangalan ay Rodrigo Roa Traidor Duwag Duterte. Ngayon mga kaibigan, ang nagtiterrorize po ngayon sa Kongreso ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Sara Duterte at siyempre ang ginagamit niya ay yung Davao Death Squad pa rin bilang panakot sapagkat ang DDS o Davao Death Squad ay nakakalat po sa buong Pilipinas. At ito po ang kanilang gagamitin laban po sa ICC pag dumating po yung ICC. Pero ipinakita rin ng kapulisan, kaya pala nilang manindigan, kaya pala nilang maging epektibo pa rin ang pinakita ni General Tony at ni Colonel Hansel Marantan ng Davao City Police. Kaya pala ng Pilipino na manindigan. Kaya pala ipatupad ang mga ating po mga batas. Alam po ninyo, sa dami ng ating mga suliranin, eh halos lahat po ito ay meron ng solusyon na batas. Ang problema ng ating pong bansa ay ang pagpapatupad ng ating pong mga batas na nandyan po sa Executive Department. Nandyan sa Executive Department, andyan ang Department of Interior and Local Government na siya po nangangasiwa ng kapulisan o Philippine National Police. Pero ngayon, sa atin po nakikita dyan sa Quadcom, yung Quad, kaya po Quad dyan, apat na committee, Quad, apat, Com, committee. Quadcom ay may kakayanan pala ang Kongreso natin na manindigan. Oo, nandyan mga kaibigan, mga unano na pareho ni Gloria Macapagal Arroyo, nandyan yung mga sip-sip kay Duterte na pareho ng kuwago na si Rodante Marcoleta, eh may mga asar pa rin po talaga dyan. May mga anti-Filipino, anti-justice, pro-terrorism na mga kongresista. Hindi po natin maalis yan sapagkat karamihan po ng mga congressmen natin ay congressmen ng mga dynasty o ang kanilang pinaglalaban o binibigyan ng proteksyon ng kanilang politika ay ang kanilang pamilya sapagkat ang pamilya ng dynasty, mga kaibigan, yan po ang nagkukontrol ng corruption sa lahat ng lugar. Ano pong base natin? Sangayon po sa statistics, lahat ng mga lugar na meron po mga dynasty para ng Makati, halos lahat na 70% ng Pilipinas dynasty po ang nagpapatakbo. Ang kanilang pinaglalaban unang-una ay interes ng kanilang pamilya, interes ng kanilang politika, interes therefore na pansarili at ang paglilingkod nito ay kaakibat ay korupsyon. Pero babalik po tayo dito sa ating pinag-usapan sa Quadcom. Napapansin ko, lahat ng miyembro ng Quadcom ay hindi po miyembro ng mga dynastic clan. Ano po ba ibig sabihin ng dynasty? Ito po yung isang pamilya magkakasunod. Halimbawa, ang tatay ay governor, ang patuan. Ang governor ng Barn, Saldi ang patuan. So, yung governor, ang dalang patuan,
yung barn governor Salden Patuan, yung mayor ay si Kunsay Ampatuan. Panay Ampatuan ay ganyan din po sa Makati. Halimbawa, Binay, bagaman di ba po apelido sapagkat asawa niya po ay campus. Binay, mga kaibigan, ang mayor. Binay, mga kaibigan, senador. Binay, nung araw, ang vice president ng Republika ng Pilipinas. Nung tinanong, halimbawa, si Jojo Binay, ano ang kwalifikasyon ni Nancy Binay para maging senador? Alam po, sagot niya, at ito po ay, it's time to be challenged. She's my daughter. What an arrogance. Anak mo lamang, yun lang kwalifikasyon? Eh, nakita ko na po kung anong kaliba nilang kwalifikasyon. Ang kwalifikasyon nila ay napakalaking yamang na galing sa pagnanakaw. O gusto magdemanda ni Binay, sige. Papanagutin ko yan. Yung po sa mga nagdududa naman, ay magpustahan na lang kami sa mga sinasabi ko dito. Pag pinagdudahan, eh handa po ko magpalay detector test, pero magdala kayo ng 50 mil para pagka napatunayan ng NBI o ng drug ng lie detector test na ako'y tama, ako'y bayaran po ninyo ko. Ako mananalo ng 50,000. Pag ako'y mali, bukod sa hindi na ninyo ako mapapakinggan sa atin pong pamamahayag, magbabayad din po tayo ng 50,000 sa nag-challenge sa atin. Yan po ang ating po para tuntunan dito. Eh, dapat po ay pinaninindigan ko na ang aking pong pagbati, pag-congratulate, pagbibigay pasinaya sa mga miyembro ng Quadcom sa pangunguna ni Congressman Barbers, sila Congressman mga co-chair, apat na committee po yan, kaya po Quad. Apat na sulok, apat na leader. Apat na congressman, si Congressman Abante, Congressman Dan Fernandez, Congressman Akop, mga miyembro po o mga chairman ng Quad Committee. Kaya pala, may kakayanan pala ang Kongreso na manindigan para sa bayan. At nandiyan na rin po yung mga congresswoman na pareho po ni Congresswoman Luistro, si Congresswoman Kimbo. Mabay mo mga matitira sa kayong Congresswoman Brosas na sinabi niya pong dapat ay ituring o igalang ni VP Sara Duterte ang Kongreso bilang co-equal branch of government. And tingin po kasi dito si Sara Duterte, eh, tauhan niya, under niya ito mga congressmen, mali po yan. Kapantay po yan ang executive branch of government, yung legislative of Congress. Kaya mali ito si Sara Duterte, tama itong Quadcom that she is put in her proper place. Dapat po ay panagutin itong si Sara Duterte sa kanyang pagbabalasubas, ang kanyang pagdi-display ng arrogance o kapangyarihang hindi naman dapat kanya laban po sa Kongreso. O nga pala, kailan natin papanagutin ito mga Duterte? Eh, sa bawat hearing ng Kongres o ng Senado, lumilitaw parati ng ating po mga problema ay ang ugat ang Duterte administration. Sa Duterte administration, grumabi ang pang-aboso ng mga pogo. Sa ilalim ni Duterte, masyadong lumobo ang bilang ng mga napapatay na Pilipino, EJK, yung kawalan po ng timbang ng judikatura na na-terrorize din ni Digunggong Duterte. Kailan natin papanagutin ito si Gunggong Duterte, mga kaibigan, at ang kanyang anak na si Inday Lustay, Sara Duterte. Abay, panagutin na po natin yan. Ipakita natin
na hindi lamang sa talumpati, sa daldal at sa harap ng television o online na media camera magaling ang Qualcomm, kundi yung pong kanilang gagawin na batas. Ano ang kanilang gagawin na batas sapagkat ang ginagawa po na pakinabang sa mga hearing dapat ay in aid of legislation. Ano po ibig sabihin yan? Kaya nagkakaroon ng hearing upang maging katuwang sa pagbalangkas o paggawa ng batas ang Kongreso. Marami na po tayong batas. Ang kulang po sa atin ay paggalang sa batas at pagpapatupad ng batas. Ngayon na dumating ang panahon sa ilalim ni President Bongbong Marcos. Abay, kaya palang ipatupad itong paglaban sa droga nang walang pinapatay ng mga nakatsinelas o mga mahihirap. Ano po ibig sabihin ito? Walang ginawa yung Duterte administration kundi gamitin ang kapangyarihan ng presidency upang isulong ang kanilang interest, ang kanilang dynasty sa Davao. Umuwi na kayo sa Davao na lang kayo at padaling lokohin ang mga tao dyan. Mayor Duterte, Vice President Duterte, Congressman Duterte, Panay Duterte na lamang, ang mga Duterte ang siyang sumpa sa bansang Pilipinas. At kinakailangan panagutin na yan. Panagutin na yan, mga Duterte na yan. Dapat ipakita ng judicial branch ng Pilipinas na kaya rin nilang manindigan, kaya nilang magpatupad ng batas, kaya nilang susugan ang katarungan o sabihin ang pangkatarungan sa ating buong bansa. Tama yung panawagan ni madidisbar na abogado si Harry Roque, sabi niya, we have the right to depend on our own judicial system. Bakit kinakailangan ICC samantalang gumagana naman ang ating judiciary sa Pilipinas? Ipakita po natin na gumagana ang ating po judiciary. Ngayon, ipakita po natin paano? Ipakita natin na hindi lamang ICC ang may kakayanan magpatupad ng usaping pangkatarungan, kundi mga kaibigan, ito pong ating pong hudikatura. Ngayon, ipakita po natin kaya ng Supreme Court, kaya ng judges na ipatupad ang ating pong mga batas. Marami na po tayong dumarating na mga makabayang Pilipino. Dapat ipakita rin ng judiciary ang kanilang pagkamakabayan. They can find ways and means in order to have cases filed against the Duterte terrorist gang and against those remnants of his terrorism even in Congress. Dapat po pagtulong-tulungan natin mga mamamayan niyan. Nananawagan po ang kawalan demokrasya pag meron po kayong alam na mga impormasyon, pwede nyo po ipadala dyan po sa Qualcomm o kaya dito po sa ating pong YouTube channel at ating pong gagawin yan ng kaukulang demanda o investigasyon. Kaya po natin manindigan. Tama, hindi natin kinakailangan ibaling parati sa ICC. Meron tayo sariling korte. Ang problema, hindi po tayo kumikilos gamitin ang korte laban sa mga mandarambong, sa mga tampalasan, sa mga abusador sa ating pong bansa. Ang maaari pong makasawatan dyan ay ang taong bayan. Pag ang taong bayan, uubusin po nila yung kanilang pagblablag upang ituwid ang kamalian, may pag-asa po ang bansa natin. Pero pag ang ating po mga vloggers ang pinagtatanggol ay mga political interest at yung kanilang allowance mula po kaya sa mga Duterte at mula sa China, abay sila po ang mga makabagong makapili. Yung makapili, mga kaibigan, yun yung traidor sa bansang Pilipinas.
at sila ay kumakampay ng parang ng hapon sa mga hapon. At nagtatay doon sila doon sa kanilang mga kapitbahay, isinusuplong nila ngayon. Dapat ang makapili po natin ay magsuplong laban sa mga mandarambong at tulungan po natin ang ating pong Quad Committee, tulungan po natin ang ating kapulisan, tulungan po natin ang ating pong Senado upang sa ganun hindi na maulit yung mga pang-aboso ng mga Bato de la Rosa, mga Bongo, mga Cintia Villar, Mark Villar, Bong Revilla, dyan po sa Senado. Eh dapat masawata po yan. At tayong taong bayan na makasawata niyan. Ipakita natin na kaya nating manindigan bilang mga Pilipino at sa pamamagitan po rin yung suporta, ang kawal ng demokrasya ay parating manindigan. Yan po ang ating pong panata sa buhay. Ako po si Juan Picarbonet.